Good afternoon, President Gascon. Welcome po sa ating segment sa Tatak UPLB. Batiin niyo po muna ang ating mga nanonood ngayong hapon. Good afternoon sa lahat, especially to you, Ezra, and to all the alumni who are watching this show. So, isimulan po natin, President, dun sa inyong student life. Pwede po ba naming malaman ano po ba yung ginawa niyo after niyo matapos ng inyong bachelor's degree at paano po ba ito nakatulong sa paghanda na pagkuha niyo nung master's naman? Okay, kasi natapos ko October of 1986. Okay, so medyo mahirap maghanap ng trabaho nun kasi kapapalit lang ng gobyerno natin. But I was fortunate enough to land a job at the Department of Environment and Natural Resources. Hindi yun regular na position kasi nga medyo mahirap. And then underboard pa ako during that time. But immediately, siguro November, nakakuha na ako ng trabaho sa DNR and I stayed there for mga less than a year kasi nakita ko yung opportunity sa Southern Luzon Polytechnic College pa during that time. So there was a need for a part-time faculty and tingin ko okay naman sa akin ang teaching, so nag-apply ako and then fortunately nakuha ko yung position but as a part-time faculty kasi nga underboard pa ako. So immediately after graduation nagtrabaho na talaga ako, no, dahil yun naman talaga yung gusto kong mangyari dahil importante na tumulong tayo sa pamilya natin, so kaya kailangan talaga maghanap ng trabaho at magtrabaho talaga. Mga ilang years po ba bago kayo nag-take ng master's? Noong 1990, there was an opportunity because I attended the summer orientation program at CESAM. So there was an opportunity for a fellowship program by the Canadian International Development Agency. Fortunately, na-nominate naman ako to be one of the grantees of that fellowship program. So I grabbed that opportunity. Nagpaalam ako sa school na gusto ko mag-master's kasi meron namang available fellowship program. Start ako mag-master second semester of 1990 kasi hindi pa sila nakakuha ng kapalit ko nung first semester. So I need to wait for a semester until such time na makakuha sila ng replacement ko as a faculty. Then nag-start na ako second semester of 1990. So grabe ma'am, no, talagang kitang-kita namin sa inyong track na talagang ang sipag niyo po. Talagang walang ano, no, sunod-sunod. After po, no, nag-master's na rin po kayo. So coming po from BS Forestry, tapos nag-take po kayo ng MS in Environmental Science. What made you decide to get yung course na yon po, ma'am? Unang-una, syempre, yung opportunity for a fellowship program. And then I believe environmental studies is related to forestry. So hindi ako nagdalawang isip na kumuha ng kurso ng environmental science during that time. So, tingin ko magkapareho naman sila. And then of course, yung minor ko kasi sa environmental science is social forestry. Kumbaga, naka-align, magkalinya sila. No? So hindi ako nahirapan. So, may i-advise mo po ba na mag-take din po ang ating mga fellow alumni na kumuha ng master's degree? For me, that is dependent on the kind of your job. Kasi as a faculty, I really need to upgrade myself professionally and academically. Kaya nag-master's talaga. Kasi sa faculty position, you will not be promoted or you cannot even get a permanent position if you are not an MS graduate. Pero kung halimbawa na entrepreneur ka naman, so you can just take short courses related to, you know, your field of specialization. But for the academe, it is very important na magtuloy sa master's and then hanggang sa PhD. Kasi you will not grow professionally, lalo ngayon na napakahigit ng competition. And you will not be promoted if you do not have the appropriate master's or PhD degree. Kasi hinahanap talaga yan sa qualification natin. And of course, kailangan pag nasa academe ka, meron kang specialization, di ba? Or kahit nasa research ka, kailangan may specialization ka. And you can properly hone your specialization if you are enrolled in a master's or PhD program. So I am encouraging all those alumni who are in the academe or in research to pursue your graduate studies at UPLB, siyempre.
Okay. So, bale ma'am, ano po ba ang ma-describe nyo sa inyong naging pag-aaral sa SESAM? Yeah, kasi si SESAM, ano siya, ang environment para kayong nasa isang pamilya. Okay, so, that is the kind of environment which I think is unique in SESAM. And they will really provide an environment for you to feel at home, for you to matuto ka. And then, of course, yung exposure, no? Kasi talagang magagaling yung mga professors namin. And I really love the laboratory activities that they asked us to perform. Yung iba siguro nahihirapan sila kasi nahihirapan silang makipag-coordinate sa mga faculty. Pero sa SESAM hindi ganun eh. Although mahirap yung mga subjects, no? Hindi mo mararamdaman na nahihirapan ka because they always provide a helping hand to each and every student na naka-enroll sa program. Ma'am, ano po ba yung mga nami-miss nyo dito sa UPLB? Warmness ng mga tao sa UPLB, ano? So, although, kasi I live in Lokpan, Quezon, so, minsan pumapasok din ako sa loob ng UPLB just to see the surrounding. And then, mamimiss mo kasi yung environment na maluwang. Whenever I go to UPLB, I visit yung SESAM because I really miss the people and their kindness and the accommodation afforded to each student under SESAM. Ano naman po, after you graduate ng master's degree, ano po ba yung naging advantage ninyo, especially ang career path nyo po na tinakay faculty, which is na-mention nyo po kanina? Yeah, kasi after ng graduation ko ng master's degree, I was offered to become the department chair. Pero ano lang siya, very short lang yung period of time kasi nga after 2 years, nag-proceed na rin ako sa PhD program ko sa forestry naman. Minor ko naman ng environmental science. And then, syempre, na-expose ka sa different research activities. So, we also conducted research work in the university. So, kasi ako naniniwala na kailangan iplano mo yung mga bagay. So, if you really want to be successful in your career, dapat pinaghihirapan mo yon. Kailangan mong magpursige, kailangan mong i-dedicate yung sarili mo sa pag-aaral. O, kasi mababait sila, pero hindi ibig sabihin mababait sila, ibibigay nila yung grades na magaganda. Diba? So ano po ba yung mga characteristics na na-hone or na-mold sa inyo ng ating university? Number one, service. Importante yan na marunong tayong magtumulong sa kapwa natin. Ako, kaya ako nag-stay dun sa university, sa South Luzon Polytechnic College. Kasi after passing the licensure exam, yung forestry licensure examination, may mga offer na. Kasi kukunti pa ang forestry. So may mga offer na sa DNR, mga permanent positions yun. Pero hindi talaga ako umalis. Kasi nakita ko na kailangan ako ng mga estudyante ko. No? Alam mo naman yung mga bata na-attach na ako sa kanila. Sabi ko, kailangan ako ng mga bata na to. So, hindi talaga ako umalis sa university. So, importante sa atin na marunong tayong mag-serve, yun, na service. And pangalawa, yung quality. Hanggang ngayon, tinuturo ko naman yun, na hindi pwede na, dapat marunong talaga tayo yun, sa field of specialization natin. And then, dapat iniisip din natin yung country natin. So, kailangan ibalik naman natin yung sa bansa sa pamamagitan ng pagsiservisyo, no? Pagsiservisyo sa mga tao. Kasi I always believe that academic institutions are here in order to hone our future leaders. So, kasi gumawa din ako ng framework for institutional transformation and development. Lagi ko sinasabi na the government is investing its resources to its youth because we believe that, of course, yung sabi nga na ating pambansang bayani, Dr. Serizal, kayo yung pag-asa ng bayan. Pero paano kayo maging pag-asa ng bayan kung hindi kayo capacitated? So, dapat nasa isip natin na pag nakagraduate tayo, tutulong din tayo sa ibang tao. So, importante yon. So, tingin ko yung Tatak UPLB service, tsaka yung quality. And of course, yung dedication and passion in what we are doing. So, meron po ba kayo, President Gascon, ng message naman sa ating mga alumni? Ganun din sa ating mga graduates, kung may gusto pa po kayong idagdag na message for them. Sa ating mga graduates, sa ating mga alumni, lagi nating isipin na we are blessed to be kasi pag sinabi graduate ka ng UP, parang may ibang dating. Okay? And let us take it as an opportunity and as an advantage for us.
Pero kailangan patunayan natin na totoo yung expectation sa atin ng mga tao, no? So patuloy tayong mag-aral. Nabanggit mo kanina kung nasa academe ka, kailangan talaga mag-pursue ka ng graduate studies mo, MS, PhDs, even post-doctoral programs. So kailangan i-capacitate natin ang sarili natin. Pangalawa, huwag natin kakalimutan that UP honed us to be service-oriented professionals. Diba? So ibig sabihin, kailangan talaga nandun sa puso natin yung paglilingkod sa tao at pagmamahal. No? Pagmamahal sa tao, pagmamahal sa ating community, pagmamahal sa ating bansa. Importanteng-importante yon. Kasi hindi natin dapat titingnan lang na yung sarili natin. Successful na ako, wala na akong pakialam sa iba. Dapat hindi ka na. So yeah, dapat may puso tayo na tumulong sa kapwa natin and sa bayan natin. Okay? And of course, pangatlo, let us do all of these things with all humility. Kasi mahirap din naman sa tao na ano na parang napakataas ng lipad mo. No? So hindi rin nakikita yun na kahit magaling ka, yung iba minsan nata-turn off pagka hindi tayo humble. So kailangan maging humble din tayo. And let us share whatever we have. Yung knowledge natin, kung teachers tayo, share natin sa mga estudyante natin and let us multiply ourselves through our students and through the people who are with us. Sa opisina, let us multiply ourselves. Halimbawa, yung dedication and passion mo, mula i-keep yan sa sarili mo. Kailangan mo i-influence yung mga tao na nasa paligid mo. Kung dati silang hindi gumagawa, kita nila yung seriousness mo, perseverance mo, yung passion, dedication, hawahan natin sila. No? Hindi lang COVID-19 dapat ang nakakahawa, dapat tayo rin sa UP nakakahawa din tayo. Yung nakakatawa, gusto ko lang yung sinabi niyo sa dulo, dapat hawaan din natin sa lang ganong klaseng vibes. Uno, ma'am, yung ganong klaseng characteristic din na meron tayo. So, very ano talaga, inspiring po inyong story, President Gascon. And ako din, personally, ay na-encourage. So, I hope din na pag dumating ako sa ganyang age, na hindi rin talaga ako hindi ako mag-stop na mag-inspire din sa mga tao. So, very inspiring po inyong story, President. So, we're very thankful to have you here sa aming segment. So we can have na po yung ating Tatak UPLB shoutout kasi ayaw namin pakawalan kayo, President, na di namin naririnig ang inyong version na ito. Ako si Cecilia S. Navacero Gascon, Tatak UPLB ako.